Dahan na lang. Today's time, 7:10 a.m. Good luck sa mga naglahok. Dami. Ang daming sumali sa lechon. Alin, alin? Par! Joburg Alpha Panris Lechon Pulling XG9SW DCFC. Oops. DCFC 01456. Please, Samu. Please. Please. No, no. Yeah, please. Woohoo. Dalawa sana, pumalpak lang kahapon. Good job, Totoy! Tapos, kukunin na natin yung napanalunan nating lechon. Ah, sir, thank you. Andiyan ang lechon mo ba? Thank you, sir, thank you. Thank you, happy new year. Kukunin na natin, kasama natin si Pari Wilmer. One, three, daware. Sayang man, nalat ko muna DHP siya ng karoma na mamatay ibon. Bumalo, alam pa balik, pero akala ko nito siya. Balik na, sir. Happy New Year, sir. Kaya natin yung lechon. Truck ng Alpha, mga boss. Dalawa. Argento. Ganda ang presentation. Ito yung makukuha natin. Malaki. Malaki. Malaki siya. Yung mga trope ni Boss Jun. Salamat sa palitsyon Team Alpha. Ito yung nakuha ng ibon natin. Ito sa Alpha. Ito naman sa DHPC. Number 3 tayo kahapon. Tapos ito ngayon number 1 out of 2,190 birds, tayo yung pinalad na nanguna. Ito, pangatlo tayo, 0.3 speed ang pagitan. Ang gandang ngiti ng baboy, oh. Oh, magandang araw mga boss, at Merry Christmas. Happy New Year sa ating lahat. Sa pagtatapos ng taon na ito, babating ko kayo ng Happy New Year lahat mga boss. Sana maganda yung magiging resulta natin sa susunod na taon, itong 2024. Congrats sa mga nakapagpanalo ng 2023. At congrats sa mananalo ng 2024 sa atin lahat, mga boss. Sana pala rin tayo sa susunod na taon. Kung nga pala, medyo pinalat din tayo ngayong taon na to. Ilan din po yung napag-champion natin na ibon. Tapos itong nakarang araw, tapos ngayong araw, nakachamba tayo sa mga palaro ng mga bawat club. Nag-second overall tayo sa Christmas Fun Race ng PCPA, 4 laps. Nag-second overall po tayo. Tapos, nag-second overall din po tayo sa PPC, sa Christmas Fun Race, 2 laps. Tapos nag-champion din tayo sa 2 laps, no entry fee. Tapos, nag-third overall din tayo sa one lap lechon ng DHPC. Tapos nakuha din natin ang number 1 sa Alpha. Ito po yung pinaka magandang nakuha ko din ng itong pagkatapos ng taon. Nag number 1 yung ibon natin sa 2,190 na ibon. Tayo po yung nanguna. Ipapakita ko sa inyo kung aling na ibon po yung napanalo ko na magkasunod-sunod. Ito po yung panalo kong ibon. Tawag ko po di, ang pangalan po nito ay si Totoy. Kasi ito, kaya Totoy, 4 months pa lang po ito,
wala pa po yung karera nung isang rings niya. Kinarira ko na ng old bird, nag first overall. Young bird po siya, 4 months, kumarira na. Tapos nung ring nap niya po eh, nagpag-champion ko na nung summer. Tapos ibang club na naman, multiple pooling. Bali 78 pooling winner na po ito sa North and South. Tapos ngayon, nilalaro ko na siya ng South. Bali, tatlong beses na po itong nawala ng North. Bali, nadidisgrasya siya sa mid-toss. Medyo sumasabit. Pero halos isang taon na nawala ito sa akin. Bumalik lang to mga 4 na buwan pa lang. Pero ito na, humahakot na rin ng South. Multiple pooling winner. Tapos second overall ng PCPA. Tapos Lechon, pooling winner ng Alpha. Siya yung nakakuha ng grand prize sa Maygit, 2,000 ibon, 2,190 na ibon. Siya po yung pinakaunang nagpaklak. Kwan po to, lugon po siya, tapos wawalo po yung pakpak, hulang na, tapos ganito naguhulog. Itong ibon na to, napakaamo na ibon. Ang bloodline na mga ibon na to, Banding Group, tapos Crackpit ito yung nanay. Ang nanay nito kapatid ni Angel, tapos Guhan. Tapos ang tatay niya, yung tatay ng Batanes champion ko, no, yung speedbird ko rin na ibon. To mapapansin nyo sa loop ko eh, talagang ganito yung sistema. Halos di ako nagkukudkud, isang beses lang sa isang linggo kung may oras. Hindi ko tinuturan yung ibon na maging masilan. Pero sa akin, hindi naman nagkakasakit ibon ko. Basta iwasan nyo lang po yung mabasa yung ilalim. Kasi pag napasa yung ilalim ng iputan nila, doon kayo magkakaproblema. Ito yung ibon. Kwanto, napakasimple niya lumipad. Lagi po siyang sumasabay sa first dragging. Sinali ko rin po ito sa UPFC. 9 overall po siya kasi nagloko nung second lap. Hinabol din ng palkon. Ito magkakalahi yung mga ibon ko. Ito, side. Ito naman, kwan, kapatid niya sa tatay, si Bulldozer. Ito ngayon, si Bulldozer, oh, pagaling na rin. Tama pa siya sa balikat. Ito, 3 times champion ng North. Magkapatid din sila. Tapos, 6 overall ng South. Multiple pooling winner ng South. Ito, kinoko breeding ko sa ibon ni Pari Wilmer. Yan pong ibon na yan, 4th overall ng Matnog Sorsogon. Speedbird with long distance. So, napakakwan to. Buti, nauwi pa niya yung buhay niya. Talagang ito yung masakit niya sa kanya dito. Lasog. Ito yung mga alaga po natin dito. Tapos, ito naman yung second overall natin sa PPC. Tapos, second overall sa Young Bird, kategory ng PCPA, si Chada. Ito eh, champion sana to ng PPC kung hindi siya inabol ng palkon. Medyo masakit lang yung pagka-ranking ko kasi 0.8 yung lamangan namin ng champion. Siya yung pangalawa. Talagang hindi pumabor sa akin. Itong ibon na to, ibon ni Richard Gomez, Taiwanese. Ito yung kwan nila, tito ng mga winner ko. Tapos siya, yung maraming naipanalo, si Gohan. Wala pang nakaka-break sa pooling record niya dito sa akin kasi 103 pooling winner to. Pooling karira niya, 3rd overall lang sa North. 7 times champion. Crack 52, kuya ni Angel to, si Gohan. Ito naka-pair din, may anak din siya. Ito na mga asawa niya, kuha ng Red Devil, kapatid ng Red Devil ko, yung nag-champion ko rin ngayon. Ito, napakasimple lang yung pag-breed ko. Hindi, kahit nandito ka sa loop, wala ka nang maamoy dito kasi malinis. Ibig sabihin ng malinis sa akin, hindi maamoy. Kahit tumatay yung ibon dyan, hindi maamoy. Gawa ng tuyong-tuyo. Ito din yung number 10 din kanina sa nakakuha din ng premyo. Batang bata, 4 months, anak yan ni Angel.
Napakasimple lang yung mga mukha ng mga ibon ko, parang ordinary lang yung mga itsura po nila. Tapos yung mga ibon ko hindi ko po tinuran na masilan. Dito talagang matira matibay sa loob. Kahit bata pa dito, tinuturuan na ng lumipad ng alos puspusan na mga nagtatanong kung paano ako magkondisyon ng mga magpapabilis ng ibon. Araw-araw po ang tos. Ang pahinga ko lang ng ibon is Linggo ng gabi. Tapos Lunes, diretso na yan hanggang Sabado, diretso pong tos. Wala hong pahinga yung ibon, maliban lang sa Linggo ng gabi. Kasi yun po yung gabi na dapat nilang pagpahingahan. Kasi durugan kasi ang training ko. Napakahirap din magpa-speed ng ibon kung hindi mo din tinutos. Yun po yung number one din sikreto pagpabilis ng ibon, itoses. To bata pa pero galing na po siya ng Antipolo, 4 months lumipad na ng 175, nag-i-speed ng tagwa 12 rin. To naman yung champion ko. To mga bata, yung mga nagpipim sa akin, wala po akong pang hindi pa ako nag-i-stack gaano ng ibon kasi gusto ko lipad ng lipad. Ito yung champion ko sa PCPA. Pero nagkakaproblema na ako sa pakpak, misnis. Ito yung Red Devil Garuda. Ito, consistent po siya. Consistent lang po yung speed niya. Tapos naglap winner, kaya nanalo. Consistent po na hindi nawawala sa top 5. Number 2, number 3, tapos number 6, tapos naglap winner, kaya nag-champion po siya. Ganun lang po yung speedan nitong ibon na to, consistent lang po yung mga Red Devil ko pero mabibilis. Consistent lang na mabilis. Hindi, sa totoo lang mga boss, yung mga nagtatanong kung anong hilig ko, gusto ko yung long distance na mabilis. Hindi ko po gusto yung ibon na mabilis lang sa malapit. Lahat po ng ibon ko dito dumulo na. Na yung mga pinanggagamit ko na ibon may naduluan na, alis dumulo po ng 500 kilometers. Tulad po nito, ito po, galing na po siya ng Santa Ana. Hard race, umuwi po siya, nag-lock. Pwede na yan, magkakalahi din po sila. Ito naman, kapatid nung champion ko, si Red Devil. Red Devil din po ito. Yung mga ibon ko, kung mapapansin nyo, may putik. Yung mga ibon ko, sanay sila sa bukid, nambubukid sila dito sa akin kasi yung bahay namin malapit lang sa bukirin. Yung mga ibon ko talaga yung nambubukid. Normal na lang po yun sa akin. Kung machamba nila sa bukid, yun lang ang problema. Pero pinakamaganda rin talaga matibay yung ibon pag nagbubukid. Ito din yung isang off call ko na panlaban. Finisher din to ng Lucena. Bata pa. Pero bandod siya ng Alpha. Red Devil line, yung nanay nito champion si Orange. Tapos yung tatay niya Ansong Ong. Ay lang ako na mag-vlog kasi sobrang busy. To mga crackpot dito. To yung mga signature blue bar ko ang tawag ko dito sunugin. Yung mga blue bar nila dark na dark. Shoutout nga pala dun sa mga nagpipim po sa akin mga sir. Merry Christmas and Happy New Year. Pansya naman po kayo kung medyo nadidilig po yung pag chat ko. Sobrang busy po. Shoutout po tayo. Shoutout po kay sir. Shoutout po kay sir Kane the Conic Loaf from Capiz. Shoutout din kay Sir Daniel Di Ocampo. Good luck po sa magiging karera nyo po dyan sa Capiz mga boss. Shoutout din kay Chris aka Balong, kay Jetron, sa mga tropa natin Team Patayak, sila Boss Arnel, Boss Joel, paring Wilmer. Ayan yung mga tropa natin na matitibay. Shoutout din sa mga team ng mga lahat ng club ng Pangasinan.
especially sa Alpha, PPC, BCFC, PCPA, ayun yung mga club na sakalam. Wala po yung mga iniidolo din natin na mapaglalaroan dito sa Pangasinan na wala kang masabi.